So, bukas, i-update ko ulit kayo. Gusto ko araw-araw nyo nakikita para nakikita nyo yung changes na aking kinikili para naman masabi nyo na wow, ang galing. Diba? Hindi lang ako yung mapapawaw, kahit kayo mapapawaw. Isang maulang umaga ng July 21 sa inyo. So, kung nakita nyo, meron na namang nakalagay sa aking mukha. Ito yung nire-review ko na ano, na baking soda na may honey, na may potato. Pero sa ngayon, hindi ko nilagyan ng potato. Tinry ko muna yung baking soda, tsaka yung honey lang nilagay ko. So, kanina ko po ito nilagay, mga 9:15. So, sabi ko, mga 15 minutes ko lang ibababad sa mukha. And then, yaran, sa kilikili, naglagay din ako para makita ko kung effective ba talaga yung baking soda with honey. So, ayan, ang itim na kilikili ko. Nakita nyo ba? Ayan. And then, yung kabila. Tcharan! Nilagyan ko rin yung kabila. Pero, mas tatagalan ko yung babad sa kabila. Yung kamay ko kanina, nilagyan ko rin eh. Kaya lang, dahil nga, naglilinis ako dito sa bahay, nagbukas ng plato, nagluluto, nag-aayos, nabura na siya, o nawala na siya kasi lagi nga ako naghuhugas ng plato. Ayun yung anak ko. Pinapatulog niya yung baby ko sa kwarto. So, ngayon, ang oras ay 9:45. So, maya-maya, unahin ko na ito sa mukha, babanlawan ko. At tapos, yung sa kilikili, mamaya na pag maliligo na ako para ano, mababad ko na rin sa kamay ko. Kasi sayang naman, meron pa ako natirang mixture doon. Kaya, sabi ko, sayang, lalagay ko sa kamay ko, di ba? So guys, yung review ko pala na isa, yung una kong video na merong potato na nakakapagputing kilikili. Panoorin nyo kasi yun yung first day na paggamit ko ng baking soda. Ginawa ko yun para ma-documents ko na mapakita sa inyo kung gaano kadilim ang aking kilikili para makita nyo yung changes ba kada araw para yun yung aking pinaka golden para makita nyo. Kasi yung ibang napapanood ko sa YouTube, ano lang, sabi ko, ba't ganun? Saglit lang ginamit, 30 minutes lang, nawala na agad yung ano, yung pangingitim na kilikili. Effective kaya talaga yun? Parang sabi ko, parang di naman totoo kasi yung ibang artist nga, nagpapaputi pa nga na kilikili, di ba? Kung sana mabilis lang yung pagpapaputi na kilikili, ganun kabilis, 30 minutes lang, edi sana yung iba hindi na nagpapaputi pa ng kilikili sa mga derma-derma, di ba? Kaya naisipan kong, gawin tong ano, tawag doon, parang hagdanan, yung first day, second day, and third, and so on, hanggang sa pumuti yung kilikili ko, may pakita ko sa inyo yung journey ba, yan, ng pagputi ng aking kilikili at pagtanggal ng pekas. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, hindi ko na ipakita sa inyo kanina, ayan, kita pa naman, may pekas ako dito sa part na to, and then sa part na to, ayan. Tapos, eto, may pekas din ako sa part na yan. Titingnan ko kung matatanggal ng baking soda with honey yung aking pekas at pagmumuti ng kilikili. So, babalawan ko na to kasi kanina pa to, 15 minutes na itong kilikili ko, medyo mamaya na pag maliligo na ako. Papakita ko sa inyo at titingnan ko rin kung ano magiging resulta nitong sa mukha ko. Diyan muna kayo guys, ha? Peer! Ayan guys, nabanlawan ko na yung mukha ko. Pero yung kilikili ko, ulitin ko, hindi ko pa siya binabanlawan, ha? Kasi gusto ko mamaya ako na lang siya banlawan kasabay sa paliligo ko. Na-amaze ako dito. Grabe, tingnan niyo itsura ng mukha ko. Wala akong lightning na gamit, ha? Walang ilaw sa harapan ko. Yung bintana lang namin. Yung bintana lang. Ayan naman, nabubulol na naman ako. Yung bintana lang namin, yung nagsilbi kong ilaw. So, wala akong ilaw para pumuti yung aking mukha. Ayan guys, grabe, nakaka-amaze, di ba? Pang 2 days ko pa lang ito nagamit ng pang 2 days ko pa lang ito na paggamit ng baking soda. Ayan, nakita nyo naman ang resulta. Pak na pak, ang ganda. Siyempre, yung aking pekas, hindi naman kaagad-agad mawawala yan na pak. Wow, magic, mawawala. Hindi ganun. So, kailangan lang ng tiyaga, konting tiyaga para matanggal yung pekas ko dyan. And then, eto itong pekas ko rito. Eto, hindi ito matatanggal. Alam ko kasi baby pa lang ako, nandiyan na siya. Parang balat siya, ganun. Pero eto, nagkaroon lang to nung nabuntis ako. Sabi ng OB ko, ano daw yan, hormonal imbalance. Mawawala rin daw yan. Kaya lang, ang tagal na kasi 1-year-old na yung baby ko. Andiyan pa rin, ayan. Diba, parang ang kinis-kinis ng mukha ko, ang galing. Nung binabalawan ko siya kanina, para siyang mga ano, facial scrub, ganyan. Kasi ang gagawin niya, diba kanina, may babad na ako. Tapos, binasa ko lang yung kamay ko ng konti. And then, in-scrub ko siya, papaganyan sa mukha ko, ayan, paganyan. Lahat, paikot, circular motion, ang sabi nila. Tapos, banayad lang, kasi manipis lang ang balat ng ating mukha.
ganyan-ganyan ko lang siya. Tapos, nung binalawan ko siya, ang lambot niya. Alam mo yung mga ano, yung mga ginagamit natin na pang, ano tawag doon, pang facial wash, yung pang scrub ng mukha, yun, parang ganun siya. Talagang sabi ko, ang galing talaga ng ano, ng baking soda, sabi ko ganun. Talagang ano, yung feeling ko talaga na nag-facial wash ako at nag-scrub ako ng mukha. Kaya sinasabi nila na ang baking soda ay maganda daw pang exfoliate ng ating mukha. Lalo na kung ikaw ay may mga acne o yung mga pimples, yung mga yan, maganda yan para nalilinis niya yung mukha mo. Pero syempre, baka siguro hiyangan lang din. Kasi may mga balat kasi na sensitive. So ako nagkataon lang talaga na hindi sensitive yung balat ko. Kasi 2 days ko na to, wala naman akong naramdaman na ano na pangangate o ano pa man, wala akong ganung nararamdaman. Kasi ako ganun eh. Pag alam ko kung ano na, yung hindi hiyang sa akin, tinitigil ko na. Hindi ko na pinipilit yung sarili ko na, ay kailangan pilitin ko to para ano. Kasi yung iba, bakit gumanda, bakit gumanon. Titasing ko lang to kasi sabi nila, lumalabas lang daw talaga yung mga pimples, lumalabas lang talaga yung mga ganitong pangangate. So hindi, huwag nyo na pilitin kasi baka sensitive ang balat nyo at hindi kayo hiyang. Ganun lang yun. Matakot kayo kasi sayang naman, 'di ba? Mas mapamahal pa kayo kapag ginawa niyo yung pinilit niyo pa na gustuhin pumuti yung balat natin. So, wag, stop niyo na lang kaagad. Kahit ano pang product yung ginagamit niyo. So, ako ganyan pag meron ako nire-review ng product, lagi kong sinasabi na 1 to 3 days pa lang pag meron kayong kakaibang naramdaman, lumabas sa mukha niyo, namula, namaga, namantalo, ano pa mang klaseng lumabas diyan sa balat niyo, tigil niyo na, wag niyo nang ipilit kasi kawawa. Kawawa kayo. Kayo rin ang magsasuffer kapag ka ganun. So, ang dami ko na sinabi, napakadaldal. Yun lang, natuwa lang ako dito. Wala akong nilagay. Sa labi ko, wala rin akong nilagay dyan. Pero ano, ang pinakapaborito kong nilalagay sa mukha ko, yung Lucas Papaw. Grabe, sobrang effective na Lucas Papaw. Gamitin niyo rin yun kasi ang ganda nun sa labi. Kasi dati yung labi ko, sobrang itim niyan. Kasi nga, kakalipstick ko siguro. So, nilalagay ko lang dati petroleum jelly. Pero nung nagkaroon ako ng Lucas Papaw, yun na yung nilalagay ko sa labi ko. Ang ganda niya sa labi. Nakakalambot. Medyo nawala yung paningitim ng labi ko. Mamaya guys, babalikan ko ulit kayo. Sabihan ko naman kayo dito sa aking kili-kili. Ayan. Dadagdagan ko siya ng mixture kasi meron pang mixture. And then, sa kamay ko, ayan, nakita niyo naman yung kamay ko. Ang pangit, diba? Yun o, kamay ng mahirap. Grabe, ang hirap mahirap maging mahirap. yan talaga, wala na magagawa, diba? So, gagawa na lang na solusyon para kahit paano, gumanda ang ating mga kamay. Meron namang mga masuswerte na kahit mahirap na kagaya ko, ang gaganda talaga ng mga kamay nila, grabe. Hindi na nila kailangan na, kahit na meron na akong kakilala dati, kaibigan ko, kagaya rin lang namin sila na mahirap. Pero alam nyo ba guys, tawag doon, sobrang ganda ng balat niya, ang ganda ng tawag dito, daliri niya, hindi mo akalaing naglalaba, naghuhugas ng plato. Tapos siya sabi niya, every week pa daw siya naglalaba, minsan twice a week pa nga siya naglalaba sa kamay. Kaya sabi ko, mantalang ako washing machine na yung ginagamit ko, pero ganito pa rin itsura ng kamay ko. Siguro talagang ganito yung kamay ko, talagang pangit lang talaga. Swertihan lang talaga siguro pagdating sa mga balat-balat. So, kailangan lang talaga alaga natin yung balat natin. Lalo na kapag mami ka, kagaya ko, wag niyo pababayaan yung balat natin kasi sayang, di ba? Pangit maging losyang. So, guys, mamaya babalikan ko kayo. Bababaran ko lang tong kamay ko para sayang kasi may konting mixture pa doon. Tapos, i-scrub ko tong nasa kilikili ko para kahit pa paano, pumuti siya ng konti. Yan muna kayo, guys. Ayan guys, tapos na akong maligo. Inaayos ko lang yung electric pan patay kasi aircon namin eh. Hindi pa ako nakakapagsuklay. Tapos nagsando lang ako ng puti para ipakita ko sa inyo ang aking kilikili. I-update ko kayo sa aking kilikili. Naglagay lang ako ng moisturizer sa mukha tapos Lucas Papaw. Moisturizer sa labi. Naglalaro kasi yung baby ko doon, tinitingnan ko. Ito na yung kilikili ko. Ayan, ang aking kilikili. Kung napansin nyo, hindi ko may turo kasi hawak ko yung camera. Yung paring part na yon may konting itim-itim. Tapos, medyo pumuti na siya ng konti. Nagkakaroon na siya ng improvement. Hindi kagaya ng unang gamit ko na sobrang konting-konti lang yung nakita kong improvement. Eto kahit paano, ayan na lang yung part na yan na ito. Hindi ko maituro kasi hawak ko yung camera.
Basta yan, nakikita nyo naman, yun yung may part na medyo merong pang konting itim-itim. So, ibig sabihin, effective talaga yung baking soda. Itong kabila, ipakita ko rin sa inyo yung kabilang kilikili ko. Ayusin ko lang hair. Ayan, ang kabila na aking kilikili. So, kagaya ng una kong kilikili, yung pa rin, yung kanang part na bahagi. Ayan, yan. Yung pa rin yung part na medyo may itim-itim. Ayan. Pero unti-unti na siyang pumupute, guys. Masayang-masaya ako. Take note. Pangalawang araw ko pa lang itong paggamit ng baking soda na mixture na with honey at merong potato. Pero kanina, ginamit ko na mixture yung honey lang at baking soda. Yung ginawa kong facial scrub siya dito sa may kilikili ko. So, bukas, i-update ko ulit kayo. Gusto ko araw-araw nyo nakikita para nakikita nyo yung changes na aking kinikili para naman masabi nyo na wow, ang galing. Diba? Hindi lang ako yung mapapawaw, kahit kayo mapapawaw. So, magsusuklay muna ako dahil magto-12 na ng tanghali at magluluto muna ako dahil nagugutom na ang aking mga junakis. Yan muna guys sa ngayon. Maraming salamat sa panonood nyo. Don't forget guys to subscribe my channel. Click nyo lang yung subscribe button dyan sa baba ng video nito and also yung maliit na bell button. Click nyo na rin yan para sa tuwing meron akong mga bagong video, reviews na i-upload yun sa channel ko, meron pong notification sa inyo. Especially itong video na to na pampaputi ng kilikili. Yan, para merong darating na notification sa inyo. Maraming salamat guys sa panonood. Babush! Happy!